Problema rin ba ng mata niya yung ganyang ano, sinari mga idol? Kaya ganyan, bagong linis at dumaan tayo sa baha pag umuulan. So, nalulunod yung ating carburetor mga idol. Ganyan yung problema ng ITX. So, ito, bagong linis ko lang ito mga idol. Sure ako na yung carburetor niya ay talaga ng tubig. Kasi kapag binibirit ko sa mga idol, ito wala. Nabibiting siya. Sigurado may tubig yung ating carburetor. Pagka ganito mga idol, i-drain nyo lang ito mga idol. Dito, yung carburetor. Dapat laging tayong may tools na dala. Para kapag tayo ay nasiraan sa daan, may gagamitin tayong tools. So, andito yung drain nito mga idol. Ayan o. So, i-drain natin yung tubig yan mga idol. Kasi pinasok siya ng tubig o. Kita nyo naman mga idol yung kanyang breather o. Wala na siyang hose. Ngayon, i-drain natin ito. Kapag i-drain ito mga idol, siyempre, ang pihit nito ay counterclockwise. So, ito. Ayan. Ayan yung drain mga idol. Uubusin natin yung laman ng carburetor. So, kukunti lang naman yung mga idol. Huwag tayo manghinayang mga idol sa mga kasakapirasong ano, gasolina. Kasi natural yan mga idol. Kapag bagong linis at saka kapag dumaan sa baha or kapag umuulan, pinapasok talaga ng tubig yan mga idol. Galing ang kalimitan dito sa air filter mga idol. Nahihigob siyang tubig or kapag naglilinis tayo, pinapasok siya ng tubig. So kapag ganyan mga idol, ano, na-drain na natin. So, isasara na natin yung ano, yung drain valve. Ayan o. So, ito yung drain valve mga idol. Ayan. Tapos, bubuksan ko na ulit yung valve ng ating gasolina. Tapos, ngayon, susubukan na natin mga idol. Nangyari sa inyo yun mga idol, yung motor nyo ay walang atak, sigurado walang ano yun. So kapag nangyari sa inyo yun mga idol, yung motor nyo kapag sinisilid yung motor nyo at wala siyang atak, check nyo yung air filter, tubig, yung carburetor. Siyempre, yun yung number one na possible na problema. So tip ko lang yun sa inyo mga idol. Tara na mga idol, alis na tayo.